Sir Benjo, kumusta ang meeting with the Vice President? Well, okay naman. Una, nagpapasalamat kami kasi syempre din natin ang request for a meeting. Tapos nasabi din namin, no, directly sa kanya, no, yung mga issues, concerns ng public school teachers. And we hope, no, na, of course, na magkaroon dito ng magandang resulta. She took note naman of the matters that he raised. At may mga itinatanong din siyang clarification. Ang ibig sabihin, sincere at seryoso naman siya, no, na itakel ito, no, sa itaas, sa DepEd na leadership, dun sa management committee, or even dun sa mga. Sir, ano bang primary concern po ninyo dun sa naging meeting with the DepEd? Well, marami kaming mga issues, no, na iba't ibang welfare issues, supposedly ng mga teacher salary, no, yung mga health benefits, no, yung mga magna carta implementation, ano, yung mga welfare provisions, diba? Siyempre, paghanda dito sa face-to-face classes, no. But primarily, of course, no, hinilit pa rin namin, no, na kung pwede sana talaga ay extend pa, no, yung ating school break, no, para makuha namin yung dapat sana dalawang buwang bakasyon ng ating public school teachers, no. At kung sakali at kaya pang i-reconsider, ay magbukas yung klase natin, ano, sa September. Ano pong sagot ng... Well, sabi niya, as of now, yun na talaga yan, ano, August 22, di ba? Pero ang sabi niya, pero hindi pa naman yan, hindi pa naman ito, kumbaga, sarado, no? Dahil sabi niya, depende pa, no, sa mga magaganap, no? At nung sinabi namin na we are entitled, no, according to law, we are entitled to 2 months vacation, ay hiningi niya yung aming mga basis na agad naman namin naibigay kanina rin sa meeting, no, yung ating yung mga documents, no, ng Civil Service Commission. Sa ano bang basis ng 2 months na vacation ng mga teacher? Well, we have at least, no, we have 3, no, Civil Service commission memorandum circulars na sinasabi ko, no, na since wala nga yung mga teachers natin ng vacation leave at sick leave, no, ay entitled, no, doon sa tinatawag po natin, no, na proportional vacation pay, no. So hindi kami absent, no, kapag hindi kami pumapasok, no, kapag bakasyon, no, pero yung aming mga absences ay iniipon yan, no, doon sa school year, no, sa buong school year, at yun ay binabawasan, no, kung sakasakali, no, doon sa aming PBP. So yung tinatanggap namin na compensation during supposed vacation ay ito yung sweldo, no. In fact, ang tawag dito ay proportional vacation pay. It's like service credit, no, leave credit na ibibigay sa ibang empleyado ng gobyerno. So yung leave credit, matatanggap nyo pa rin naman, pero mas maaga kayo magbabalik sa eskwela, ganun po ba? Supposedly, no, kapag panahon, ano, nung bakasyon at kami ay kinumpel na magtrabaho, additional leave credits yan. No, yun po yung sinasabi ng rules. Kaya nga, para hindi na ma-complicate, dapat ibigay na, no, yung at least, no, yung 2 months, no, na sinasabi ng batas. 2 months ito, no, kadalasan, ano, pwedeng mas mahaba, di ba? Depende doon, ano, sa ilalabas ng Department of Education. And right now, of course, no, we are still waiting, no, for the DepEd order, no, the policy, kasi taon-taon binabago ito, eh. Lalo na ngayon, ano, nung nagkaroon tayo ng education under pandemic, no, dahil syempre, no, nag-a-adjust talaga yung ating school. So yung August 22 na opening of classes, wala pang official na DepEd order yan? Meron. Doon po sa leave credits, no, yung bilang ng mga leave credits ng mga teacher ngayon, no, for this vacation, ano, hindi pa yan na nilalabas. Opo. So ano pang ibang napag-usapan niyo bukod doon sa possible na delay ng opening of classes? Well, yung GSIS, no, at tumugon naman siya, no, ng positive, no. Although baka right now hindi natin kayang umiwalay sa GSIS dahil merong opposition, no, may pagtutol, no, doon sa GSIS. Pero ang sabi niya, ang pwedeng gawin ay dagdagan yung representation, ano, ng DepEd personnel doon sa GSIS board, no. Ganun din yung humihingi namin, ano, lalo na ngayon, napaka-importante nito yung health benefits, no. So ginagawa ng paraan, no, sabi niya, para magkaroon ng HMOs, yung ating mga teachers. No? Ano pong request nyo din sa health benefits? Well, dapat, no, yung mga teacher ay sagutin, ano, ng gobyerno, no, kahit hindi work-related, no, kung yung sinasabing pagkakasakit, dapat ay bigyan talaga, no, ng health assistance, ng benefits, ng health benefits yung mga
teachers, because under the Magna Carta yun naman ang binabanggit dyan. So meron ba kayo iniintay, sir, na timeline or date kung kailan finally sasagutin ng DepEd yung hearing po ninyo na i-delay hanggang September yung opening of classes, or ano nangyayari? Well, noon pong mga nakalipas, no, if I'm not mistaken, ano po, ay merong 2 weeks eh, no, na 2 weeks prior to the supposed opening ay nag-declare yung DepEd ng extension. No? Pero ngayon, parang mahirap na yan dahil almost 2 weeks na lang, no? To August 22, no? But still, no? Pwede pa rin naman, ano? Sa nakikita namin 'yon, no? Pwede pa rin naman dahil nakita natin, no, ngayon meron tayong kung ilang mga paaralan, ano, na kinakailangang ayusin pa, no? Dahil doon sa mga epekto ng mga nakaraang bagyo at kadagdagan, no? Dahil dito sa nagdaang mga lindol. And ngayong araw na 'to, no, maraming panyanig na naganap, hindi lamang sa North Luzon, ano, kundi pati sa Visayas at Mindanao, no? So tingin namin, ano, ito yung mga events, no, na pwede, no, na mag-compel, no, sa Department of Education to seriously consider, no, moving school opening to a later date. Pero kung halimbawa manindigan ang DepEd Secretary na opening na by August 22, handa ba yung mga schools at teachers natin at tumanggap na ng face-to-face classes? Handa yung mga teachers natin. Sigurado po kami dyan. No? Yung mga schools natin, yung facilities, yun yung medyo questionable, yun yung medyo alangan. No? And that's the one thing that we really want to discuss din, no, with the DepEd leadership. Medyo bitin lang yung oras ngayon. Eh, no? And sinabi naman namin, and even the secretary naman, nagsabi naman din siya na hindi naman ito yung huling usapan. And we hope, no, that there could be a face-to-face meeting there. Opo. Sir, lastly, yung usapin ng non-uniform sa mga estudyante, may nabanggit ba kami na? Hindi po nabanggit yan dahil, well, kami naman, ang position naman talaga namin dyan, no, since ito naman ay optional. Although kami, no, sa aming grupo, no, clear naman yung aming position dyan, no, naniniwala kami na napaka-essential itong uniform, especially sa mga urban areas na kagaya ng sa atin, sa Metro Manila. Wala pang schedule ng next meeting? Wala pa po. No? Hinihintay niya yung aming formal requests, no, and position papers, no, doon sa mga specific concerns na napag-usapan. Of course, hindi naman talaga kakayanin. Ano, but we work for it, no, sooner ay may papasa ka din na. Sir, last na lang. Kumusta yung first meeting niyo with the Vice President compared dun sa inyong mga dialogues with the Secretary Nining? Madali bang kausap? Kasi mahirap i-compare dahil wala kaming dialogue kay Secretary Nining. prior to 2018, ano, meron naman, ano, ng mga pero most of those meetings with Secretary Nining kasi talagang ano lang, eh, short, very close group na mga meetings, no? At hindi kagaya nito na nakasama yung iba naming mga leaders, no? So tingin naman namin ang aming impression, no, handa namang makinig yung ating secretary as a vice president. Thank you, sir. Peace lang muna.